So, unahin na natin to guys, no, abundance within the next few weeks. So, ilang linggo na lang, mga kapiksi, no. Ibig sabihin nito guys, ito yung ETA, no, estimated time of arrival. Yeah. Okay, so within the next few weeks mga kapiksi, may mga paparating na abundance, kasaganaan, pagpapala, blessing sa inyo. So i-mind nyo na to sa comment section mga kapiksi, comment nyo mind abundance, mind blessings, mind kasaganaan, no, para talagang ma-experience nyo. Hello guys, hello mga kapiksi, hello Libra, welcome back to Pinay Pixi Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is monthly tarot ko para ngayong September guys, no? Para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign and Venus. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayo magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo guys. So sa dulo ng video yan. Kaya make sure na tapusin yung video mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo guys ngayong September. We have let go. Meron tayong abundance. Wow. And meron tayong within the next few weeks mga kapiksi. So unahin na natin to guys, no, abundance within the next few weeks. So ilang linggo na lang mga kapiksi, no. Ibig sabihin nito guys, ito yung ETA, no, estimated time of arrival. Yeah. Okay, so within the next few weeks mga kapiksi, may mga paparating na abundance, kasaganaan, pagpapala, blessing sa inyo. So i-mind nyo na to sa comment section mga kapiksi, comment nyo mind abundance, mind blessings, mind kasaganaan, no, para talagang ma-experience nyo. And then para ma-welcome nyo itong mga blessings na to, sundin nyo lang yung palagi kong sinasabi sa inyo na una, you have to display attitude of gratitude. Always magpasalamat and always appreciate yung lahat ng mga blessings na natatama sa inyo. Pangalawa, pray and affirm, of course, no, very important na magdasal and mag-affirm ng abundance. Palagi nyo lang sabihin mga kapiksi yung money come to me, tsaka palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. Comment down below yung mga affirmations niyan mga kapiksi, kasi I live by those affirmations. Okay, subok na subok ko na yung mga affirmations na yan, kaya sinishare ko sila sa inyo palagi para ma-experience nyo din yung mga blessings pagpapala mga kapiksi. Take action, very important mga kapiksi, no, kung ano man yung ginagawa nyo, ipagpatuloy nyo lang yung pagiging masipag at sikap at masyaga nyo. And most importantly guys, sabayan nyo ng positibong mental diet. Okay, yun yung pinaka-importante, huwag nyo skip yon, kasi yung iba dasal ng dasal, trabaho ng trabaho, pero walang nakikitang resulta sa buhay, and that is because negatibo kasi yung kanilang mental diet. So pagka negative yung mental diet nyo guys, kahit magdasal kayo and magtrabaho kayo, naka-cancel out lang yung mga pinagdadasal nyo, because your energy flows where your attention goes. Kaya dapat ang inyong mental diet ay positibo rin para talagang makamtan nyo itong abundance na to mga kapiksi. Okay, so within the next few weeks yan guys, paparating na sa abundance station. Yeah. Parating na sa Libra station, abundance. Okay, so i-claim nyo na yan, i-declare nyo na yan, sa inyo na yan mga kapiksi. And then let go guys, no, very important na i-let go nyo na yung mga negative circumstances, mga negative beliefs nyo, yung mga negative na emotions nyo. Very important yung mga pagre-reklamo nyo sa buhay, yan, i-let go nyo na yan, kasi balakid yan sa buhay mga kapiksi. Lahat ng negative emotions ay balakid sa inyong kasaganaan, pagpapala, kasiyahan. So para maging masagana kayo, you have to learn to let them go and focus mga kapiksi sa inyong desires instead. Alright, so comment down below guys if naka-resonate kayo dyan, if na-anticipate nyo yung pagdating ng swerte, na-excite ba kayo? Ako na-excite ako para sa inyo. Alright, okay. So, yung next deck naman natin, eto guys, tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo
Libra, gamit itong deck na to, i-shuffle ko to guys. Hahanapin ko yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong ating video regarding sa ating paano magmanifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course mga kapixie, no? Sobrang ganda talaga ng course na yan, as in marami kayong matututunan and talagang mananagana yung buhay nyo. So, Libra kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread mga kapixie. Ito yung combination mga kapixie ng positive and negative energy, general reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. For some of you guys, no, meron kayong pagiging indecisive sa isang bagay or sitwasyon sa buhay nyo. Pag sinabing indecisive guys, hindi makapag-desisyon. Parang tinitimbang nyo pa yung mga sitwasyon mga kapiksi. So, huwag kayong magpadalos-dalos, especially kung meron kayong kailangan pag-desisyonan ng mga bagay guys, no. Pagbuhusan nyo ng atensyon, ng panahon, take your time, kumbaga. Kung hindi kayo sigurado, huwag kayong magbitaw ng desisyon kasi baka mamaya mapahamak pa kayo. Okay? Maraming opportunities yung dadating sa inyo kasi actually, no, ibig sabihin may mga options na pinagpipilian kayo, lalo na pagdating sa kaperahan, sa trabaho, sa pagkakakitaan mga kapiksi. Ganon din sa love guys, no? Feeling ko may mga nandiligaw sa inyo or may mga umaaligid sa inyo or baka pinag-iisipan nyo kung anong gagawin nyo sa love life nyo. Let's say for example, meron kayong partner ngayon or specific person. Yung iba sa kasi, parang nararamdaman ko na medyo meron kayong konting problema or gusot sa inyong relationship and parang nandun din kayo sa healing stage right now. Ibig sabihin parang inaayos nyo yung sarili nyo, inaayos nyo yung relationship nyo, ganyan. And nandun, kaya kayo nagkakaroon ng indecisiveness kasi parang nakikita natin na nagdadalawang isip kayo kung ipagpapatuloy nyo pa ba yung relationship or magle-let go na kayo. So take your time mga kapiksi, pagdating sa relasyon nyo or sa buhay nyo, kayo talaga yung makakapag-desisyon yan kung ano yung comfortable kayo. May mga tao na pinaglalaban, may mga tao na nagigive up na, no? So whatever kung ano yung decision nyo, as long as masaya kayo, yun naman yung importante mga kapiksi. If in case na gusto nyo ipaglaban yung mga relasyon nyo and gusto nyo ma-fix, it will take quite some time, pero pwede nyo pakinggan yung ating mga Tagalog relationship subliminals, mga pampabalisa, pampamiss, pampabalik, ganyan. Para dagdag tulong mga kapiksi, and marami na rin tayong success stories doon. So you're focusing on yourself guys, parang I'm sensing na ini-enjoy mo ngayon, parang may mga bagay na nakikita ko or may mga bagay na ini-enjoy ka ngayon na parang hindi mo siya na-enjoy before, no? So parang ngayon mo lang siya ini-enjoy, ngayon mo lang siya pinagbubuhusan ng panahon, and parang you're just enjoying yourself right now mga kapiksi. So kung saan ka masaya, Libra, supportanta ka. Ito no, nakikita kasi natin yung sadness and loneliness nyo, pero magkakaroon nyo ng pagbabago. So, ibig sabihin, matatapos din yung mga problema na pinagdadaanan nyo, mga kapiksi. And nandun ka nga sa healing process kasi. And yung healing, hindi naman yan minamadali, guys. Kaya nga process, no? Pag nagkasugat ka, pag ginamot mo, hindi agad yan magaling, diba? Matagal ang healing mga kapiksi. Sometimes akala mo parang magaling na pero yung sugat sa loob malalim pa, diba? So may mga ganong
Chinese pagdating sa healing process. Nagkaroon ka kasi ng ano eh, ito yung sinasabi natin na you have to let go. Kaya lumabas itong mensahe ng let go sa inyo mga kapiksi. Kasi marami kayong negative emotions guys. May mga trust issues kayo and disappointments din no, sa buhay nyo. And probably those are because of mga pag-aaway, mga I'm sensing discontentment, no? So, discontentment, dissatisfaction, ibig sabihin hindi masatisfy, discontented. Pag sinabing discontented, hindi makontento, ganyan. So, may mga ganong hanash kayo sa buhay and may mga trust issues din kayo. And yun yung kailangan nyong i-let go, mga kapisi. So, para maka-let go dyan, kailangan nyo ng acceptance and forgiveness, guys, no? You cannot control things, no? Ang makokontrol nyo lang is yung perception nyo about things. Pero, hindi nyo makokontrol kung paano kumilos yung eksakto magaganap sa buhay nyo, ganyan. Yung perception nyo lang about things yung makokontrol nyo. So, you have to learn to let go, mga kapiksi, itong mga negative emotions na to. Kasi ito yung dahilan kung bakit nai-stuck kayo. Stagnant, ganyan. Tumatagal yung healing process nyo. So, kailangan ng acceptance and then forgiveness kung meron nakagawa ng kasalanan sa inyo. And you have to forgive yourself as well for letting yourself to be in that place, diba? In the first place, kayo yan. So, dapat hindi nyo inaalaw yung mga ganong pangyayari sa buhay nyo. So, you have to protect yourself as well. Focus on your healing, guys, no? Parang yun yung main message sa inyo. Pero magbabago din yan, guys. Magbabago ito once na matuto kayong mag-let go ng mga negative na emotions nyo. So, you have to have acceptance and forgiveness, mga kapiksi. Alright? So, pwede kayo makinig, guys, ng ating Ho'oponopono Subliminal para sa inyong emotional healing kasi iba sa inyo medyo mabigat yung pakiramdam ko sa pakiramdam nyo. So, medyo pakinggan nyo yung Ho'oponopono Plus Self-Love Subliminal. Libre lang yun dito sa channel natin, mga kapiksi. Makatulong para mababilis kayong mag-move on. Okay? Alright. So, comment down below, Libra, if naka-resonate kayo dyan. Ito na yung inyong yes or no pick a card reading habang sinashuffle ko ito. Itanong nyo sa isip nyo, guys, kung ano yung tanong na gusto nyo malaman for September. Isang tanong lang. And meron din tayo, guys, na email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinaypiksitaro@gmail.com. Okay, so huminga kayo ng malalim, mga kapiksi, tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo for September. Isang tanong lang, and then pili kayo ng isang card, guys. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay no. And kung card 3 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay no. Alright? So, comment down below, Libra, if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. Ito yung ating timeless reading, guys. Past, present, future. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.